Muli po niya tayong tinipon ngayong gabing ito upang magsama-sama sa panalangin. Tunay nga ng awiting yan, buhay na walang kabuluhan. Kung ang buhay natin ay wala kay Kristo, wala pong kabuluhan ang lahat. Pag-uusapan po natin yun about buhay. Hindi ko alam na sakto pala yung awitin sa ating pag-uusapan. So tayo po ay tumayong lahat. Buksan po natin ang ating Bible. Book of Psalms chapter 90 verse number 10 up to 12. Psalms chapter 90 verses 10 unto 12. Say aloud amen po kung nandyan na po ang bawat isa. Amen. Mga bata, ay pwede rin kayo magbasa ng Bible. Sama kayo sa ating pagbabasa ng ating Bible. Amen. Psalm chapter 90 verse number 10 hanggang 12. Sabay-sabay na lang po nating basahin. Verse number 10, the Bible says, days of our years. Strength they be fourscore years, yet is their strength labor and sorrow, for it is soon cut off, and we fly away. Who knoweth the power of thine anger, even according to thy fear, so is thy wrath. So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. The title of our message, Numbering Our Days. Numbering our days. So tayo po muna ay magpray. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong biyaya sa amin. Tunay nga, ang aming buhay ay walang kabuluhan kung wala po ang inyong tulong, Panginoon. Nadalain ko po ang mensahe na ito, Panginoon, ay maging pagpapala po sa bawat isa sa amin. Itago niyo po ako sa inyong likuran. Ikaw po ang makita, ikaw po ang maluwalhati, ikaw po ang mapuri, Panginoon, sa gabing ito. Ano man aking pansariling kaalaman, nawa ay basura ko ito, Panginoon, bagkos ang kaalaman na galing sa iyo, ayun ang masabi dito sa pulpitong ito, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan at pagkukulang sa iyo. Banal na Espiritu, hinahayaan ko po kayo na gumawa ngayong gabing ito. Patawad, Panginoon, sa aming mga nagawang kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Years, the days of our years are threescore years and ten. Amen? Ano pong pag sinabi natin threescore years and ten, threescore is equivalent to 60. Plus 10, 70. Sabi dito, and if by reason of strength they be fourscore years, 80. Yet their strength, labor, and sorrow. Yan po ang katotohanan na darating sa punto po ng buhay natin na darating po ang panghihina ng ating pangangatawan. Pero nagpapasalamat po ko sa Panginoon sa living testimony nila Nanay Bring, nila Nanay Paz, Nanay Loli, at sa iba pa pong mga senior citizens po nakasama natin na ginagamit po nila yung kanilang lakas para sa Panginoon hanggang ngayon. Amen? Mga kapatid, do we number our days? No? I know every one of us can number our days. The very important thing in your life, you're celebrating is your birthday. Pag birthday, kapag bagong panganak pa lang yung isang sanggol,
tuwang-tuwa tayo. Amen. Yan si Baby Nimuel. Nung bagong labas si Baby Nimuel, tuwang-tuwa ang kanyang nanay. Nang isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo. Gusto mo kantahin ko? Ano? Na laking tuwa. Andiyan yung sasabihin siya, ang cute-cute mo naman, Nimuel. Yak si Nimuel, no? Diyan nag-umpisa yung numbering ng days, your birthday. I know every one of us can number his or her days. Yearly, you numbered your day. And I know that every one of us are aware of our age. No? Alam natin yung edad natin. Ay, di, nga, iba-iba yung edad natin. Si Paul Job, ilang taon ka na next October? Ilang taon ka na? 8 na siya, di ba? Di ba October ang birthday mo? Malapit na ang birthday niya. Iba-iba yung age natin ngayon. No, pero alam natin, yung first birthday, grabe yung paghahanda. No? Yung iba siguro dito, first birthday nila, McDo. First birthday nila, Jollibee. Di ba, may mga palaro pa. No? Lahat ng mga tatay dito, lahat ng mga nanay, hiwa-hiwala yung laro. No? McDo ang venue. Then darating ka sa age ng being a child. Yung pagiging child ay kagaya na nila Aaron, kagaya na ni Paul Job. Yan ang pagiging child nila Jebiel, JL, yan ang pagiging child. At alam na nila yung tama at mali. Uy, bad yan. Bad yan ginagawa mo, dapat ganito. No, tapos sasabihan sila ng teacher nila, very good. Pag sila yung nasa age na ng child, they know what is right and what is wrong. Curiosity is there. Andiyan na yung curiosity pagdating ng age ng ganyan. Alam niyo po, nung bata ako, andun ako sa CR. Tapos, sabi ko, ang bango naman ng papayang sabon. Pagkaamoy ko, ang tamis. Sabi ko, ano kay lasa nito? Ang pait. Bakit? Merong curiosity sa isipan ko. Anong meron sa bagay na ito? Dumating din sa time na umakyat ako ng bubong. Meron akong suot na kapa. Pero hindi ko po, never ko po naisip na tumalon. Inisip ko, ako si Captain Barbell. Tapos feel na feel ko yung kapa ko na lumilipad sa likod ko. Pero salamat, hindi ko talaga binalak na tumalon. Then, may time, nag-umpisang mag-grade 1, mag-aral, matutong makihalubilo, ba? Kilala mo na yung mga kaibigan mo. That time na nag-teenager na tayo, meron na mga changes nangyari sa ating mga katawan at hindi na natin isa-isahin yan. Ang first changes sa kalalakihan na example natin ang kanyang boses. Lumalaki yung kanyang boses. No? Nagiging men yung kanyang boses. Yan yung time na naging teenager. At sa mga kababaihan naman, nagse-celebrate sila ng debut. Okay. 18 flowers, 18 candles. Ano pang klaseng 18? Lahat ng 18, pinagsama-sama na. Nag-celebrate ng debut. At pag debut, ibig sabihin, yan ay ganap na na, tama ba, lady? Yes, ay lady na. Debut. And then, sa lalaki, ay meron din, 21, tama? Pero hindi naman tayo gana nag-celebrate. Wala tayong pakialam kung anong edad na natin sa mga pagkakataong yan. Then, 30 years old, andyan na yung iba ay sa age na 13. Gahanap na sila ng kanilang magiging kapartner. Ako, tumatanda na ako, lampas na ako, malapit na ako lumabas sa kalendaryo. Book of Proverbs ginamit eh. May Book of Psalms, 150. Diyan na. And then darating yung 40 years old. Sabi nila, life begins at 40. Bakit? Diyan natataas yung blood sugar. Diyan natataas yung blood pressure. Diyan ka na magiging curious sa, ano kayang parang kakaiba yung nararamdaman ko ngayon ah. No? Sa age na 40. At pagdating naman ng 50,
Diyan na papasok yung maintenance, no? Meron na akong maintenance. Nagtatanungan ng mga 50 plus years old hanggang senior citizen, anong maintenance mo? Ah, maintenance ko ngayon sa high blood. Maintenance ko ngayon sa blood sugar ko. Maintenance ko ngayon sa, ano pa ba mga maintenance ko? Sa puso. Tapos gusto mo na uminom ng mga stress tab, gusto mo na uminom ng mga turmeric, gusto mo na uminom ng mga supplement. Di ba? May isip mo yan kapag ano na eh. Pero maganda may isip nyo na yan ngayon, mga kabataan, supplement. Hindi naman siya nagbebenta ngayon. Yan, 60 years old, senior na. Unti-unti nang pumuputi ang buhok. At pupunta na ang iba sa dentist. Sapagkat unti-unting nalalaglag o natatanggal ang mga ngipin. No? And then, nababawasan yung isip. And time goes by, our strength is not like before. Hindi na ganun yung kalakasan natin. Minsan kasi, no? Minsan, may mga talagang, ano na, may edad na pero malalakas pa rin. Salamat sa Panginoon sa strength na yan. Pero ang katotohanan ay darating talaga sa tao na siya ay manghina. Strength is not like the strength as a youth. Hindi mo na kaya yung ginagawa nila dito ng mga bata, yung ano yung special number nila last time. I may never marching the injury. Di ba? Ganun yun. Grabe, bigay todo sila. Pero pagtanda nitong mga ito, pagtungtong nito ng mga 80 to 90 years old, ulitin natin. Eh, ilang taon na si Ate Giselle nun? Siya pa rin mag-guide. Kaya, brethren, time is very important on each, every one of us. Sa oras natin inilalagay lahat, ating mga plano, nilalagay natin sa oras, ang ating mga gawain, sa oras natin inilalagay, ang mga bagay na lahat na gusto natin, nasa oras, hindi natin gustong masayang, as long as may opportunity to go, yes, you can go because numbering your days is so important. Kapag traffic, galit na galit ka. Pag traffic, pag ikaw driver, sisisihin mo na lahat ng ahensya ng gobyerno. Bakit traffic ngayon? Late ka pala naligo. Tapos pagdating mo doon, ano ba naman yan? Kasi hindi naayos yung panilang paggobyerno. Kung ano-ano, late kasi nandaan dito. Pero ang katotohanan, may kasalanan, ikaw. No, yun, ganun tayo. Marami tayong sinisisi. Kasi nga, numbering our days and numbering our time is so important. No? Pag malilate ka na sa work, inis na inis ka na. Stress na stress ka na. Late ka na sa work. Because ayaw mo na may opportunity na masasayang. Tapos, if you are waiting for someone, tapos it takes an hour bago siya dumating. Usapan nyo, 7:30. At dumating siya ng 9. Inis na inis ka sa tao. Mambira, sayang yung oras na inilaan ko. Ang dami ko na dapat nagawa sa bagay na yan. Hintay ka ng hintay. No? Ganun tayong lahat. Naranasan natin maging ganun, no? Pag may inaantay tayo, tapos antagal, ay tayo naiinip. Sapagkat binibigyan natin ng importansya ang oras, binibigyan natin ng importansya ang araw. No? Kapag merong pag absent tayo, binibigyan natin importansya. Naku, ba't ngayon pa ako nagkasakit? Ba't ngayong time pa ako nagkasakit? Kung kailan naman ngayon ako magpe-present? Kung kailan naman ngayon ako magre-report? Tsaka naman ako nagkasakit. Bakit? We are numbering our days. No? Sa kalendaryo, binibilugan mo ang mga importanteng araw sa buhay mo. Ito, date na to, meron akong appointment. Date na to, meron akong appointment. Tinitignan mo kung ano yung mga naka-red. Yan ang bakasyon, yan ang bakasyon. Pupunta ako dito, punta ako dito. No?
Bakit? Why? Because in our mind, numbering our days is very important. It means every seconds, every minute, every hour, and every day in our life is so important. But there are three questions tonight just to realize how to number our days. Kita natin yung timeline. Yung timeline ng isang tao na siya isang gold, tuwang-tuwa yung kanyang magulang, sa journey ng kanyang buhay, ay hanggang sa siya ay naging child, naging adult, and naging age na nang na-reach niya yung pagiging senior citizen. Just three questions tonight just to realize how to number our days. Number one, what is a day for a man? Ano po ba ang araw para sa tao? Sa Diyos, iba. Pagkat ang isang araw sa Diyos ay 1,000 na araw sa tao. At ang 1,000 na araw sa tao ay isang araw sa Diyos. Ngayon, sa tao tayo mag-focus. What is a day for man? We need to accept the fact that time or days of a man are very short. In James chapter 4 verse 14, whereas ye know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. James 4:14. Brethren, life is so short. But the question is, sa ikli ng ating buhay, ilang porsyento sa ating buhay ang ginamit natin para sa Panginoon? Dumating yung time na ikaw ay naging bata, ikaw ay naging child, ikaw ay naging matanda, at na-check ba natin kung ito, sa timeline na ito, gaano karami yung naibigay ko sa Panginoon? Sa lakas ko, gaano karami ang naibigay ko sa Panginoon? Brethren, sad to say, we know how to value our own time, how to value others' time, and how to value everybody's time. But sad to say, we sometimes or madalas, we neglect our time for God. It is a part of our stewardship. Dapat tayo steward, tayo katiwala ng ating oras. Bakit? Life is borrowed from God. Isang pitik, pwede tayong mawala. Isang pitik, isang kisap mata, pwedeng may mangyari. We neglect our time for God. The source of time, yung source of time which is God, have been disregarded. Yung Diyos na nagbigay sa iyo ng oras ay siyang nawalan ng, ikaw ang nawalan ng oras naman para sa Kanya. Sometimes we are too busy for ourselves. Kaya nga, pag may magtatanong, Brad, sis, bakit hindi ka nakapag-church for almost ganito na? Kasi busy. Huwag nating ma-reason nawa ang pagiging busy, because hindi tayo ang mismong may katanungan ng ganyan. Ang Diyos ang may katanungan ng ganyan. Paano pag Diyos lang? Kasi pag ang tao nagtatanong, parang wala lang sa atin, di ba? Bakit wala ka ng ganito? Eh, kasi busy ako eh. Pero, paano pag Diyos ang nagtanong? May re-reason ba natin sa Panginoon yung ating pagiging busy? Lord, kasi busy ako eh. Sabi ng Panginoon, I created time and I organized time. Then sasabi mo sa akin, you are busy? You have no time for me? Sino nagbigay ng kalakasan? Sino nagbigay ng resources? Di ba ako? Sino gumising sa'yo? Sino nagbigay sa'yo ng lakas? Di ba ako? And then, i-reason mo sa akin, you are busy? Pag tao nagtanong, madaling magrason. Pero paano pag ang Diyos na nagtatanong sa atin ngayon? Ngayong prayer meeting, marami po ang wala.
maraming malalapit pero nasatisfied na lamang sa live streaming, what our reason? What is our reason? Wag nating isipin na tao yung nagtatanong sa atin. Always think that yung Panginoon yung nagtatanong. Anong reason mo bakit di ka naka-attend ng pagtitipon ngayong gabi? Eh kasi Panginoon, sino nagbigay ng oras? Sino nagbigay ng kalakasan? Sino nagbigay ng iyong buhay? The source of time have been disregarded. Ang tawag po dyan, negligence. Tayo ay naging negligent sometimes, not only sometimes, minsan, always na, na nagiging negligence tayo pagdating sa pagbibigay ng oras natin sa Panginoon. Minsan ay naging ugali na. Hindi na siya reason, but it is a character, it is an attitude. Ba't di ka nakaka-attend ng prayer meeting? Ba't di ka nakaka-attend ng Sunday services? Ba't di ka nakaka-attend ng mga programs sa church? Not because you are busy, but it is your attitude. It is your character. Ugali mo na eh. Kaya nga sabi ng Bible, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is. O sabi ng Tagalog nun, huwag niyong kaligtaan ng pagtitipon gaya ng ugali ng iba, sabi ng Bible. Kasi noong talahon pa lang, meron na talagang ugali na hindi umaattend sa pagtitipon. And God did not create live streaming. Yung mga nasa abroad, pwede sila mag-live stream. Yung mga nasa malayong lugar, kapag 3 hours ang biyahe papunta dito, pwede mag-live stream. But the question is now, tayong mga malalapit, i-create ba ng Diyos yung live stream to worship? Meron ba tayong makita sa Biblia na join in our live stream? The Bible says, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is. Why many people are not attending Sunday evening services, Sunday morning services, and Wednesday night services? Not because they are busy, but because it is their character. It is their manner. Kagwalian pala iyon. Kung mga ilang beses ay meron talagang mga pagkakataong hindi ka makaka-attend for reasons. Ikaw ay nagkasakit for reasons. But it takes years na. 10 years na, never mo pa naranasan yung prayer meeting. 15 years na, 20 years na, nagkaapo ka na, never mo pa rin naranasan yung prayer meeting. It is not, wala nang ibang reason. It is manner. Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is. But exhorting one another. The letter A, not number it right for the master. Gawin nating tama yung ating bilang ng ating araw para sa ating master. Who is our master? No other than God. Sabi dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 21, if a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use. Dapat ikaw ay maging kagamit-gamit na sa gawain ng Panginoon. And prepared unto every good work. You are ready for the master's use. Numbering our days, ilang porsyento na ng buhay ko na hindi ako umattend ng pananambahan. Ilang porsyento ng buhay ko na hindi ako bumalik ng Sunday afternoon. Ilang porsyento ng buhay ko na hindi ako umattend ng prayer meeting. Prayer ni David, Lord, teach us to number our days. Our life is short. What is a day for a man? Short. Number it right for the master. Number it right for the ministry. Ministry is gawain ng Panginoon. Yan ay work for the Lord. Kaya nga, salamat no kay Apostol Pablo. Nagamit niya yung kanyang oras
para sa Panginoon. Even parang wala lang pag-asang siya'y maligtas, pero siya'y naligtas because nanampalataya siya sa Panginoon. Kaya ang sabi niya sa 2 Timothy chapter 4 verse number 6 to 8, "For I am now ready to be offered. Now, Lord, I am now ready to be offered because the time of my departure is at hand." Lord, I am now ready. The time of my departure is at hand. Confident na sinabi ni Apostle Pablo na siya'y ready na namamatay at nalalapit na ang oras ng kanyang pagkamatay. Kaya sabi sa verse number 7, "I have fought a good fight. I have finished my course and I have kept the faith." Nawa tayo yung klase ng Kristiyano na kagaya ni Apostle Paul. He said in Philippians chapter 1 verse 21, "For to me to live is Christ and to die is gain. Ngunit sa akin ang mabuhay kay Kristo at ang mamatay ay may pakinabang." Kapag ang buhay mo ay wala kay Kristo, kapag ang buhay mo ay hindi mo sinurrender sa Panginoong Hesukristo, kapag ang buhay mo ay hindi nagagamit ng Panginoong Hesukristo, yan ay walang pakinabang. Kahit anong estado ng buhay mo, kahit gaano karami ang iyong salapi, kahit gaano karami yung pera, kahit gaano ka kalakas, ba't hindi mo ginamit para sa Panginoon, yan ay walang kabuluhan. Ano sabi ng awitin? Buhay na walang kabuluhan kay Kristo mo'y alay. Bakit kay Kristo'y alay? Dahil magkakaroon ng kabuluhan ng buhay kapag ang buhay inialay kay Kristo. Life is very short. For man, what is a day for a man? It is short. Kaya sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon, maikli lang po ang buhay. Tsaka na yan, tsaka na yan, tsaka na yan. Magmula nung teenager, tsaka na yan. Naging 50, tsaka na yan. Naging 60, tsaka na yan. Naging 70, tsaka na yan. 80, 90, 99. Pwede pa ba? May chance pa ba? Pwede pa. Pwede pa rin. Binibigyan tayo ng chance. Kailan ba yung mga chance ng Panginoon hanggat buhay? Mayroong pag-asa. Pastor, may ina na ako. Pwede maging ministry, prayer ministry. Malaking parte ang mga nananalangin sa atin. Kapag may nagsasabi, hindi na ako makarating dyan dahil ako'y mahina na, hindi na ako makalakad, pero ang panalangin ko na sa inyo, malaking bagay po yun. Encouragement and power because there is someone nagpe-pray po sa atin. Pero sa ating mga malalakas pa, bigay natin sa Panginoon. Number two. Number one, what is the day for a man? It is short. Number two, where do you spend your days? Saan natin ini-spend yung ating mga araw? It is not bad to spend your days at work. Bakit? Yan ang source ng income. It is not bad to spend your days at school. Bakit? Hindi yan masama. Bakit? Yan ang source ng iyong knowledge. Diyan, isa yan sa way para ikaw ay mag-success ang mag-aral ng mabuti. It is not bad to spend your days in your school, in your work. It is not bad to spend your days in vacation. Alam nyo, kinakailangan din po natin ng bakasyon. Kapag stress ka na sa buhay, kapag punong-puno na yung isipan mo, maghanap ka naman ng babakasyonan. Huwag mo kaming kalimutan. Maghanap ka. Bakit? Kailangan ng isipan natin yan eh. Maikli na nga ang buhay. Puro stress pa yung buhay. Tapos hindi ka pa magbabakasyon. Hindi ka pa maliligo sa swimming pool ah. Pero dapat araw-araw pong maliligo. It is not bad to spend your days sa mga nabanggit. Brethren, the bad thing, if you have time sa mga nabanggit, but if you don't have time for the Lord. Nakita ka sa beach, nakita ka sa school busy, nakita ka sa work busy. Sunday ngayon, asan si, wala si kapatid. Sunday evening, wala pa rin si kapatid. Sunday, prayer, Wednesday night prayer meeting, kapatid, wala pa rin si kapatid. Oh, isang taon na, wala pa rin siya.
dalawang taon na wala pa rin siya. Buhay pa ba siya? No? Alam niyo yung isang mayaman, sabi sa Matthew, di na po natin yan bubuksan, no? Chapter 19, or Luke chapter 12, verse 19, sabi niya, "And I will say to my soul," sabi niya sa kanyang soul, "Soul, thou was much good slave up for many years." Oy, ang dami mo nang naipon for many years. "Take thine ease, eat and drink and be merry." Anong gagawin ko? Nako, ang dami ko na naipon sa buong taong ito. Ang gagawin ko na lamang, ako'y kakain. Ako'y iinom at magpapakasaya. Yeah, no? Kadalasan ng ganyan, no, ay yung mga taong nag-impok ng kanilang kayamanan at hindi ginamit para sa Panginoon. Pero ano sabi ng Panginoon? "But God said unto him, thou fool." Ano sa Tagalog ng fool? Mangmang. Ikaw mangmang, this night, ngayong gabing ito, ikaw mangmang, mamamatay ka na. Saan mo gagamitin yan, mga kayamanan mo? "Pastor, hindi pa ako makapagsimba kasi meron kaming meron akong ganito." Years pa, years na, 2 years, 5 years na, ganun pa rin yung reason. Anong sabi ng Panginoon sa mga gusto lang magpakasarap, gusto lang magpakasaya? "Ikaw ay thou fool. Hindi mo ba alam? Mamaya, patay ka na. Saan mo dadalhin yan?" Kapatid, inubos na natin ang oras natin, lahat ng araw natin, lahat ng araw for pleasure. Inubos natin sa worldly things. Oh, naranasan ng iba yung mag-night-night. Anong tawag doon? Night? Disco night? May patay sinding ilaw. Sige, party-party tayo. Diba? Kanta-kanta tayo. Yun na yung kasiyahan nila eh. Pag sila'y depressed, pag sila'y broken, pupunta sila doon, iinom, sige, party-party, pero kinabukasan pagising nila, anong buhay ito? Ganun na naman. No, because hindi nila nagamit ng maayos para sa Panginoon. Bakit wala silang pagkakilala sa Panginoon? In worldly things, you know, maaari, may, possible, no, mayroon pa rin Kristiyano nandun sa patay sinding. And that time will come, you will realize that, oops, my time is so short to serve. Merong businessman ng ibang bansa umuwi sa Pilipinas. Sabi niya, "Brad, church ka naman." Ano reason niya? Busy, 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 busy. Testimony ng kapatid na ito, nagkasakit. Sabi niya, "Pag ako'y gumaling, araw-araw na akong sasama sa church." Yun lang. Di nabigyan ng pagkakataon na gumaling, namatay. Make God your priority on the days of your life. Letter A, make God your priority on the days of your life. Every Sunday, He is your priority. Every Sunday, He is your priority. 1 Corinthians chapter 16, verse number 2. 1 Corinthians chapter 16, verse number 2. The Bible said, upon the first day of the week. What is the first day of the week? Sunday. Let every one of you lay by him is in store. Hindi tindahan po ito. Ang store po dito ay sambahan. No, bahay sambahan. As God hath prospered him. Bakit? Wala nang pagtitipon pag ako ay dumating. Sabi ng Panginoon, dapat, sabi ng Bible, dapat every Sunday, ay nandito na kayo. Bakit? Pag dumating na ako, wala nang pagtitipon. Kasi andun na tayo lahat eh, kasama na natin ang Panginoon eh. Kaya ngayon pa lang, dapat makita na ng Panginoon yung best natin sa Kanya every Sunday. No, nakakalungkot lang, maraming reason every Sunday. Gagawa po ako ng project, gagawa po ako ng assignment, marami pa po akong assignment, marami pa po akong project. May tatapusin po ako,
meron po akong liga, meron po akong ganito. Yan ang mga naririnig naming mga reasons eh. Pag time na tayo ay manunundo na. Bakit? Hindi nila priority ang Diyos. Pag priority mo ang Diyos, every Sunday is consecrated for the Lord. Sa'yo na yan nakalaan, Panginoon. Yung Sunday, hindi na akin. Yung Monday ko, Tuesday ko, hanggang Friday, Saturday, ginamit ko na para sa akin, para magtrabaho ako, para ako'y pumunta sa eskwelahan. Ginamit ko na yan lahat. Panginoon, ito Linggo, oras lang inihingi mo, hindi ko ba kayang ibigay? At i-reason ko po rin yung pang-Monday hanggang Saturday ko. Yun pa rin yung reason mo. Sabi ng Panginoon, ilang araw yan? Anim na araw yan. Anim. Tapos pagdating ng Linggo, gagamitin mo pa rin yung anim na binigay ko sa'yo, gagamitin mo pa rin sa araw na dapat sa akin. Babalik sa'yo yung tanong, sino nagbigay ng buhay? Gaano kahaba ang buhay? When you wake up, He is your priority. In Proverbs chapter 8, verse number 17, the Bible says in Proverbs chapter 8, 17, I love them that love me, and those that seek me early shall find me. Pagkagising natin sa umaga, magpasalamat tayo sa Panginoon, binigyan pa tayo ng buhay. Pero kadalasan sa atin, pagkagising natin sa umaga, iniisip natin, ilan na, ano ang aking almusal? Kape. Pagkagising sa umaga, iisipin mo ilan nag-like sa pinost ko kagabi. Ilan na nag-share sa post ko kagabi. Yun, iniisip natin pagka umaga. Kaya pag umaga, kahit nakapikit ka pa, ang hanapin mo yung cellphone. Kahit ilan kaya nag-like? Wow, dami na. Nakapikit pa yan. Kitang-kita niya ilan nag-like. No? Every Sunday, He is your priority. When you wake up, He is your priority. And hanggang matulog, priority mo pa rin ng Panginoon. Panginoon, natutulog na ako, Panginoon. Gisingin mo ko bukas, Panginoon, ha? Huwag mo kalimot. Hindi naman nakakalimot ang Panginoon, eh. Tayo lang talaga nakakalimot sa Panginoon. Kaya bago tayo matulog, manalangin tayo sa Panginoon. Amen. In your decision, He is your priority. Ano mang decision na gagawin mo, pero makakahadlang naman yan sa gawain. Makakahadlang sa pananambahan. Makakahadlang yan sa mga programa. In your decision, sabi ng Proverbs chapter 3 verse 6, in all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Panginoon, kasi minsan may sarili tayong decision eh. Pero sabi ng Bible, acknowledge me. In your decision, acknowledge me. Tignan mo rin naman ng Panginoon kung masasagasaan ba yung Panginoon. Panginoon, alam niyo po, sa buhay natin, maraming beses na natin nasagasaan ng damdamin ng Panginoon. Takot tayong masagasaan yung damdamin natin. Ito si kapatid, ba't ganito si kapatid, ba't ganyan si kapatid, na-offend ako kay kapatid. Pero, na-offend mo pala ang Diyos. Teka lang, offended ka kay kapatid. Minsan, pwedeng sabihin ng Diyos, oh, offended ka kay kapatid, di mo ba alam, ako rin offended sa'yo. Ang daming beses mo na akong sinasagasaan. Letter B, give Him a special place while you are living. Bigyan mo naman ng special na lugar ang Panginoon sa iyong buhay. In your heart, don't give your special place to your treasure. Bakit? Sabi ng Bible, in Luke chapter 12, verse 34, ano sabi ng Bible? Bakit hindi dapat sa treasure? Luke chapter 12, verse 34. For where your treasure is there will be your, for where your treasure is, there will your heart be also. Pag yung treasure mo ay nasa yung tahanan, hindi mo kayang iwanan. Eh yun ang treasure mo eh, doon yung puso mo. Pag yung treasure mo ay nasa salapi, hindi mo rin kayang iwanan. Bakit? Andun yung puso mo. No, in your heart, always give place God in your heart.
Baka naman sobrang siksik na ng Panginoon sa puso natin. Ang dami nang nasa puso natin. Pero yung Panginoon, bakit parang siya pa yung nakikisiksik? In your heart, in your harvest. Dapat kapag nag-harvest na tayo ng something, dapat may place agad para sa Panginoon. Okay, ito na yung aking sweldo. Di ba na-preach noong Sunday? Meralco, tubig, upa, wifi, brace. Ano ba? Kape. Ito pang gasos ko, bigas, gatas, gas, lahat ng may, ano, balbas. Ano po? Milk tea, lahat yan. Ano yung Panginoon. Ito yung sukli. Ito na yung bunga ng harvest, Panginoon. Sorry po, Panginoon. No? Pag sinabing special, dapat the best. Tandaan po natin, no? hindi lahat ng offering ino-honor ng Diyos. Kapag nalaman ng Diyos na hindi the best yung pagkabigay mo sa offering, nothing. Tandaan po natin, that is not looking on the amount. Hindi tinitignan niya Diyos yung amount, kung gaano kalaki, gaano yan ka-garbo yung binigay mo, ang tinitignan ng Diyos yung iyong puso. Si Sapphira, sino yung kanyang asawa? Si Ananias at Sapphira, mga giver. Oh, pero nag-usap silang dalawa. Hindi man kita ni Pastor Peter to eh. Bawasan natin konti. Binawasan. Binigay. Bawas. Bakit nyo binawasan yung offering nyo, Mr. and Mrs. Sapphira? Mukha kayong Fira. And then, sabi ni Peter, ilibing sa St. Peter. Ako na may-ari ng St. Peter, hindi nyo na kailangan mag-fill up. Diretso libing. Dumating yung kanyang asawa. Okay, next. Living. Yan ang history ng St. Peter. Kaya may St. Peter. Tandaan nyo po yung offer ni Cain at ni Abel. Hebrews chapter 11 verse number 4. Sinong in-honor ng Panginoon? Hebrews 11 verse number 4. Ang sabi niya, by faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. Anong in-offer ni Abel? At anong in-offer ni Cain? Tama ba yung in-offer ni Cain yung mga gulay, mga prutas, mga firstling, yung mga first fruits, mga gulay? Si Abel, ang kanyang in-offer ay gulay. Tama po ba? Baliktad. Si Abel nag-offer ng tupa. Malusog na tupa. Si Cain, siya nag-offer ng mga gulay. Pero sino in-honor ng Panginoon? Si Abel. Kaya kahit tayo'y nagbibigay pero hindi the best, sasabihin ng Panginoon, your giving is not excellent. Yes, you give. Ay, kakatuwa si kapatid, nagbigay. Pero sa tingin ng Diyos, sir, it is not excellent. Yung isang widow woman, tama po ba? Widow woman. Nagbigay. Tumunog. Yung mayaman, walang tunog. Si papel. Tinanong ang Panginoon, sino maraming binigay? Yung mahirap o yung mayaman? Sabi ng mga disciples, yung mayaman, yung ano kanina, yung may burloloy sa ulo niya, yung buhok niya kulay ginto, yung ngipin niya ginto, yung hikaw niya ginto. No? Pati kuko niya ginto, pati sa paa ginto. Yun yung malaki nagbigay. Wala po yan sa Bible. No? Baka sabihin nyo, nasa Bible yan. Wala po yan sa Bible. Sabi lang ng mga disciples, ang nasa isip ng mga disciples, ang nagbigay ay yung may mga kakayahan. Sabi ng Panginoon, mali. Ang nagbigay yung mahirap, yung widow woman. Bakit? Lahat binigay niya eh. Yung mayaman, nagbigay. Pero konti lang. Yung kanyang part lang. Pero ito yung mahirap, lahat binigay.
Kaya God is not looking on the amount. God is looking upon the heart. Ibigay na natin yung ating best in our harvest. Number one, sa heart natin, bigay natin yung ating best. Sa harvest, ibigay din natin yung ating best. And give time to pray. Brethren, magkaroon naman tayo ng panahon para manalangin. Nakakalungkot sa loob ng isang araw, madami tayong nakausap. Pag inano yon, pag time slap, pagdating ng gabi, pagod na ako, Panginoon, pagod na ako. Wala ka ng time para sa Panginoon makipag-usap. Sabi ng Diyos, bira anak, usapin mo naman ako. Brethren, we have prayer meeting, pero ngayon nga, nasaan tayo ngayon? Sometimes we underestimate ang kapangyarihan ng Diyos sa panalangin. Kaya nga, make sure na kapag may nag-prayer request sa atin, don't disregard. Bawa, sister, brother, pray for me, ganito, ganyan, pray for me, reply ka, okay, I will pray for you. Okay, tapos na. Sister, thank you sa prayer mo, answered prayer na ko. Tapos, iisip mo, di ko na pag-pray, na-answered prayer. Ang galing, ha? Yan ang kayo. Kaya pag nabasa natin yung chat, nabasa natin yung message na please pray for me. Pray mo natin yung kahit sa isip lang, Panginoon, dalayan ko po, tulungan mo po siya, no? Tapos sasabihin mo pa sa kanya, amen, answered prayer tayo. O ba, dinamay pa yung sarili mo, tayo yung answered prayer. Wow. Hindi mo naman pinag-pray. Hindi mo nakakaya yun. Sabi ng Panginoon, uy, hindi ka nang pray sa akin, ah. Sabihin mo, answered prayer. No? Jeremiah 33:3, call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. Kaya nga natapos ng buong araw, hindi naman lang natin nakausap ang Diyos. Tingnan niyo po, pag tinignan niyo yung ibang relihiyon kung gaano sila ka-dedicated sa panalangin. Ibang relihiyon, pag oras ng kanilang panalangin, kahit nasang lugar sila, lalatag nila yung kumot nila, magpe-pray sila. Di ba, ganun sila kaseryoso. Pero tayong mga Kristiyano, disregarded yung panalangin. Minsan pa, pag nag-pray, parang tayo pa yung boss ng Panginoon. Panginoon, ibigay mo sa akin ang mga bagay na ito. Panginoon, ibigay mo to, Panginoon. Panginoon, wag mo silang aanuhin, Panginoon. Bira, naging Panginoon pa yung boss mo. Wala mo nang pakiusap. Panginoon, nakikiusap po ako. Pagkalooban mo po kami ng kalakasan. Pagkalooban mo po kami, bigyan mo po kami, Panginoon, ng power sapagkat kami naniniwala na walang kapangyarihan kung walang iyong kapangyarihan. No, just pray like that. Don't pray arrogant prayer. No? Minsan tayo pa, di ba, yung mga other religion, grabe sila mag-pray, magpuri. Kung pumunta kayo sa ibang relihiyon, grabe sila mag-pray, nakaganyan. Lord, oh God, grabe sila kaseryoso. Minsan, tatawa tayo, minsan. Ngayon mga prayer niya, no? Pero ikaw, kamusta ang prayer mo? Meron bang prayer? Umiyak ka sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo ko. Ang dami kong problema, Panginoon. Pero minsan, nagpe-pray lang pag may problema. Panginoon, may problema ako, Panginoon. Pero pag wala, okay ulit. Kaya nga, pag tayo yung malakas, ang hina ng Diyos sa atin eh. Pero pag ikaw na yung malakas, ang hina ng Diyos, pero pag ang Diyos na ang malakas, ikaw na yung mahina. I-recognize mo na yung power ng Panginoon. No? Pero tayo na sa katotohanan, dapat tayo yung wag mahiyang manalangin. No? Kahapon, nandun po kami sa, kumain kami ni Sir Alvin. Ang daming tao sa paligid. Pero nagbubukas kami ng Bible. Nagpe-pray. Hindi namin kinakahiya. Bakit? Yan ito yung faith namin sa Panginoon eh. No? Pero yung iba, pray. Uy, pray ka na sa pagkain natin. Nanonood sa pagkain sa Jesus. Amen. Pipigit lang ng ganyan. O di kaya, yung lagi example ni Pastor, mamahuhulog na panyo. Lord, thank you sa pagkain. Amen. Okay na. Kain na natin ito. Kinakahiya natin manalangin. Dapat kahit saan, huwag tayong mahihiya. Manalangin. Kapag ikaw nasa school, alam nilang Kristiyano ka, uy, mag-pray ka dito. Pwede si na lang, iba na lang. Take the opportunity to pray. Amen? Number one, what
is the day for a man? It is short. Number two, where do you spend your days? Make God your priority on the days of your life. Give Him a special place in your living and give time to pray. And then last, number one, what? Number two, where? Number three, when will you use your time for God? Kailan? Sa mga hindi pa nakakatiyak ng langit at wala pang relasyon sa Panginoong Jesus, the Bible says in 2 Corinthians chapter 6, verse number 2, "For He said, I have heard thee in time, in a time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, when? Now is the day, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation." Sa, kung ikaw nanonood ngayon o kung meron sa kalagitnaan natin ngayon, hindi mo pa sigurado na ikaw sa langit sa pupunta, kailan mo tatanggapin ang Panginoon, kailan ka mananampalataya sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, siya'y namatay, inilibing at muling nabuhay para sa kabayaran ng iyong kasalanan, ang tanging gagawin na lamang ay mananampalataya sa Kanya. Kailan? Now is the accepted time. Now is the day of salvation. But sa ating mga Kristiyano, ano ang answer? Ecclesiastes chapter 12, verse number 1. Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not. Kailan mo gagamitin, kailan mo aalalahanin, kailan mo i-recognize ang iyong oras para sa Panginoon? The Bible says, remember now thy Creator in the days of thy youth. Sa iyong kalakasan, habang malakas ka pa, sige, ibigay todo mo na yan sa Panginoon. Ibigay mo na ang lahat mo para sa Panginoon habang ikaw ay may lakas pa. Bakit? Sa mga sumunod na verse, the grinders cease because they are few. Ano yung grinders? Ngipin. Because they are few. Hindi na yan makapanunaw. Bakit? Konti na lang. Darating yung time na iikli ang buhay ng tao. Kaya pupunta na sa dentist. Dok, bakit? Ah, alam ko na. Kailangan mo magkaroon ng grinder. There is no other answer, brethren, but the answer is now. There is no other answer. Your life, our life is uncertain. The days to follow is uncertain. Now the question, kailan tayo maglilingkod? After this message, talk to God. Lord, now I want to serve you. I just, hindi ko lang gustong purihin ka. Because magkaibang bagay yung purihin ka at sambahin ka. Lord, pinupuri na kita. Pero ngayon, gusto ko naman mag-serve sa'yo. Your life is uncertain. Talk to God after this message. Lord, now, I want to serve you. All the days of my life, Lord, I want you. Sabi ni David, the Lord is my shepherd, I shall not want. Lahat ng nasa buhay ko, Panginoon, ikaw na yung ma-recognize, but ikaw naman gumawa sa akin eh. Darating yung time, marirealize natin lahat. Darating yung time na tayo ay nandito sa pagiging baby, nagiging pagiging adult, mayroong fetus, naging bata ka, naging ikaw ay man. Dumating sa panahon na ikaw ay tumanda at saka mo marirealize na, oops. Panginoon, kaunti na lang yung oras na natitira ko para sa'yo. Ngayon, bata ka pa. Masasabi mo bang matagal ka pa? Hindi. Uncertain nga eh. Kahit bata ka, bigay mo na. Kasi hindi mo alam kung kailan eh. Hindi mo pwedeng ipagmalaki. Sabi ng Bible, "Boast not thyself for tomorrow, for thou knowest not what the day shall bring forth." Malakas pa ako, Panginoon. Tsaka na, marami pa akong lakas. Maglilingkod ako sa'yo pag... Huwag mong ipagmalaki ang iyong bukas. Bakit? Tomorrow is uncertain. There is no other answer but now. Tell the Lord, Lord, now I want to serve you because tomorrow is uncertain. Lord, ano ba yung nababalansi ngayon sa buhay ko?
ano na ba yung priority ko sa buhay ko? Panginoon, medyo malaki na yata yung priority ko sa iba. Pero yung priority ko sa iyo, ganito na lang kaliit. Lord, please, ayusin mo po nawa ito sa akin. Nawa maging maayos po yung puso ko, Panginoon, sa inyo. Now is the time. Ano sabi ng Matthew chapter 4, verse number 20? Kailan kasusunod sa Panginoon? And he said, Numbers number 19 sabi, and he said unto them, follow me, sabi ni Jesus Christ, and I will make you fishers of men. Kailan mo susundin ang Panginoon? Sabi ng verse number 20, and they straightway left their nets and followed him. Immediately, ngayon na, immediately, straightway, pagkasabi ng mensahe ng Panginoon, kailan? Now, kailan pa ibibigay ang buhay? Alam nyo, hindi po yan awitin lang para sa mga patay. Tandaan nyo po, ay, oh, kailan pa? Ay, may funeral ba? Hindi yan, habang buhay. Para nga yan sa buhay eh. Hindi na maririnig ng patay yan eh. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas? Sino nagbigay? Sa kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na awagas. Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag? Kung wala nang pagkakataon, at huli na ang lahat. Nandito ka na sa timeline, no? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas? Sino nagbigay ng lakas? Sa kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag? Kung wala nang pagkakataon, at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kayang siya ay paglingkuran. Paano kung lumipas yung araw mo? Makuha mo pa ba siyang paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Lord, tumutunog na yung tit, tit. Lord, I want to serve you, Lord. I want to follow you, Lord. I want to serve you, Lord. I want to follow you. Kung hindi ngayon, kailan pa? Tsaka mo maaalala yung mga sinabi mo, busy ako eh. Wala akong time eh. Sorry, dami akong ginagawa eh. Pero sa huling hininga, huling oras ng buhay mo, yan ang sasabi mo sa Panginoon, Lord, give me a time to serve you. Sabi ng Panginoon, ang daming oras ibinigay ko sa iyo. Ang daming oras pinagkaloob ko sa iyo. Sabi mo, busy ako. Sabi mo, may ginagawa ako. Kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kayang siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Ang tanong, hindi lang yan basta kanta. Kailan? Sa ating mga naka-livestream, kailan pa po kayo maglilingkod sa Panginoon? Wala tayong pwedeng idahilan sa Panginoon. Yung pagiging busy natin, hindi natin pwedeng dahilan sa Panginoon. Bakit? Sa huli ng ating buhay, hihingi ka pa ng extra time sa Panginoon. Pero sabihin ng Panginoon, dami ko nang binigay na oras na dapat gamitin mo para sa akin. Sinayang mo. Kinreate ng Diyos ang tao para siya'y pagsilbihan at para siya'y purihin. Pero ang ginawa mong pinagsilbihan, yung sarili mo, ginawa mong pagsilbihan yung ibang tao. Pero pagdating sa Diyos, wala ka ng oras. Life is short. We need to number our days right with God. What is days for a man? It is short. Where do you spend your days? Dapat sa Panginoon. When will you use your days for God? No other answer but now.
Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat.